Hallelujah, Lord, O Lord God. Marami pong salamat sa pinagpalang araw na to, Lord God, na pinatnubayan niyo po kami, Lord God, at hindi po napabayaan, Lord God. Lord God, marami pong salamat sa lakas, sa pagmamahal at sa guidance niyo po, Lord God, na pinagkakaloob niyo po sa amin, Lord God. Maraming marami pong salamat, Lord God, sa lahat-lahat ng blessings, Lord God. At sa pamilya ko, Lord God, na eto kami, walang sakit, Lord God. Maraming salamat po na ginagabayan niyo po kami at pinaprotektahan ng inyong banal na dugo, Lord God. Lord, thank you so much po sa lahat ng blessings, lalo po ngayong Pasko, Lord God. Kahit may pandemic, Lord God, nakakapagbigay pa rin po ng kasiyahan ng bawat isa, Lord God, nakapagbigay rin sila ng mga share para po maging masaya ang Pasko, Lord God. Hindi niyo po talaga pinabayaan na hindi ma-celebrate ang Pasko ng hindi masaya, Lord God. Ginawa mo pa rin po masaya ang pamilya namin, Lord God, ang bawat isa sa amin, Lord God, lalo na po yung mga bata, Lord God. Lord, maraming pong salamat. Hindi po kami talaga nagkukulang sa kahit ganito ang sitwasyon, Lord God. At naway, Lord God, ang mga hindi pa nakakarinig na iba namin kamag-anak, Lord God, ay hipuin niyo po yung kanilang puso at isip, Lord God, na makinig din po at mapag-aralan ng mga salita niyo, Lord God, dahil kayo lang po ang sagot sa lahat ng problema, Lord God, sa mga pagsubok, Lord God. Kahit anong pagsubok, Lord God, ay malalampasan basta magtiwala lang po sa inyo, Lord God. At ang bawat pagsubok na ibinibigay niyo, Lord God, ay nag-iiwan ng aral sa amin, Lord God. At binibigay niyo din po ng kapayapaan ng bawat isa basta sa iyo lamang po, Lord God, sa mga salita niyo po, Lord God, humawak, Lord God. Thank you po, Lord God. At naway, Lord God, yung pag-aaralan po namin, Lord God, hindi lang po namin marinig at mapakinggan, Lord God, naway maisabuhay po namin lahat po na napag-aaralan po namin at mga salita niyo, Lord God, at mga kalugod-lugod sa inyo, Lord God, ay naway magawa po namin, Lord God, ng tama, Lord God, at patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, Lord God. Alam ko, Lord God, na kahit maliit na bagay ay nagkakasala pa rin po kami, Lord God, pero tinutulungan niyo kaming bumangon, Lord God, sa pagkakasadlak, Lord God. At thank you po, Lord God, sa lahat-lahat po ng blessing, Lord God, sa good health po ng bawat isa, Lord God. At naway maging masaya po ang pagse-celebrate po namin ng Pasko kahit hiwa-hiwalay po kami, Lord God. Thank you so much po sa lahat-lahat, Lord God. At sa bawat isa po, Lord God, thank you po sa good health na pinagkakaloob niyo po sa amin. Sa mapagpalang kamay niyo po na yumayakap po sa amin, Lord God. Kayo po ang manguna sa aming mga buhay, Lord God. Thank you so much po, Lord God. In Jesus' name, amen. 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 Congrats, Ate Sweet. Ang galing naman ni Artist. Glory to God. Thank you po. Glory to God. Sino mag-goal? Salamat. Ay, ito. Nandiyan na kayo. Si Andrana wala dyan, ano? Alam nyo yung ginawa nyo? Ang ginawa nyo sa akin sa birthday ko? Yan. Parang na James Bond ako na, sekre, wala akong karamalam. Nung pumasok ako doon, di ba nakita niyo sa video, ginanong ko bakit ganito? Bakit? Akala ko yung mga nakaupo, kliyente na kumakain. May iba-ibang tao na kumakain dahil hindi ko pa nakita na paligid. Eh nung nakita ko na, bakit ito? Sabi ko, ano ito, Kwan? Ano ito? Dexter. Si Lani. Si Marley. Si Marley. Ano ito? Ayan na yung ano mo. Eh, kala ko, ayan na. Talaga na, bigla ko talagang, kung baga sa Kwan na James Bond ako sa kasekreto ninyo. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Apo ko, anak ko, lahat kayo na nagkukontribusyon. Maraming salamat sa inyo. Ang katotohanan, itong tanda ko, ito, hindi ako umiyak. Ngayon lang, noon lang napaiyak ako. Dahil sa iyak, sa saya. You. Sa tigas ang ulo ko, ngayon lang ako napaiyak.
90 years ko na. Ngayon lang ako napahiya. Kumita ka na. Sige na. Kaya maraming salamat sa... Usap-usap kami lahat dyan, lahat. Yan na nga eh. Wala man lang nakapagbigay ng maski isang klowan lang na wala eh. Pero meron na kwan, meron maanan ako, si Rumi. Pero ang layo ang klow niya eh. Tatay, halimbawa, sabi niya eh. Tatay, halimbawa, ang alam ko, yung kumain na kami dito, nung pinakain nyo kami dito, pinakain nyo ako dito sa Bilibiran. Akala ko yan na. Pagkatapos, binilihan ako ng damit ito, akala ko yan na birthday ko. Pero, yan na, tapos na. Yan, nasa isip ko na, okay na, itong birthday ko, kompleto na ito, kako. Pero bago yon, bago tayong bumili ng mga damit ko, sabi ni Romy, tatay, halimbawa, meron mag-upon sa iyo ng birthday mo, ayaw mo. Bakit hindi? Yan lang. Pero binaliwala ko yan dahil ang layo eh. O maski sa inyo, kung yan lang eh, malayo sa clone na kung binigay niya sa akin na clone, ganyan. Wala. Kaya totally blanco ako. Kaya ang kasabi ko, sa ayan, malaman nyo ngayon, 90s ko na, hindi ako umiyak. Umiyak lang ako noon. Umupo na ako doon sa dahil sa iyak sa tuwa ko. Kaya maraming salamat sa inyo, mga anak, mga puko. Thank you. Praise the Lord. Amen. Praise God, Lord. Lolo, ano ba yan? Ito maganda. Dagdag ko. Itong maganda. Yung naipon ko, to be exact, 13,940. 60 yata. Yan, eksakto yan. Ngayon, alam nyo, ang natira sa akin, yan, masayang-masaya na ako doon sa 14,000 na yan. Naisip ko naman, total alam naman lahat ng mga taga-simbahan, mga leaders, nandiyan naman sila lahat sa birthday ko eh, yung mga leaders ng simbahan eh. Alam nila na kayo lahat nagbigay sa akin. Ngayon, naparagsak nyo ako. Napasayaan ninyo ako. Kaya naisip ko naman, bakit ako lang masaya? Noong Linggo, ginastos ko lahat, nabigyan ko lahat ng taga-simbahan. Hindi lahat. Pilim-pili, pero nakagastos ako na 12,000 noong Linggo. Alam nila. Alam nila, Ipan, Joliet, Marika, alam, Tela, alam lahat yan. Kaya meron akong nagtira na 2,000. Binili ko lahat ng ko. Long as binili ko na lahat ng gamot ko. Kaya kompleto akong gamot sa buwan. Yan. Napasaya natin lahat, halos lahat na sa simbahan. O mga bata, lahat ng mga yung kumakanta, lahat ng church leader, lahat. Oy, mag-ihat ka, ha? Yung mga matanda daw na dalawang matanda, nabigyan ko yun. May pilay pa doon. Yan, lahat. Kaya, hindi lang tayo masaya, hindi lang ako masaya, napasaya natin yung mga karamihan sa simbahan. Yun. Yun. Basta, kasi binidyo nila yun, Maricar. Sabi mo kay Merly, ibigyan ako. Bigyan ako ng copy nung nung... Inaayos pa daw eh. Inaano pa daw nila. Yun na lang. Pero proportion pag bibigyan tayo. Hindi, bigyan nyo akong copy mismo. Ayun, matuwan-tuwa yung mga taga-church kasi magmula sa bata hanggang sa pinakamatanda, nabigyan talaga ni tatay. Pero pilim-pili yung mga walang-walang-wala lang din talaga.
Tapos yung mga ano, yung music ministry, binigyan niya lahat. Tapos yung mga bata, lalo. Lalo? Lahat ba? Yun. Meron. Ayun. Tapos yung, yan, yung mga apo-apo niya, syempre, hindi rin titigil ng wala. Pati kami, kamo, ha? Pati kayo. Nabigyan ko kayo na. So, ayun. Kaya, ayun, yung ano, ang logic doon, napasaya, ninyo ako, marami tayong napasaya. Tuwan-tuwan. Ano, okay ka ba doon yung nangyari? Sweet? Payag ka ba doon? Nangyari doon? Napasaya ninyo ako, pero mas marami natin napasaya. Okay. Kung okay masaya kayo, masaya. Kung masaya kayo, Lo, masaya din kami. Ayun. Siyempre. Pero mamamas ko pa rin kami. Ako mamas ko sa'yo. Ano mo, Tay? Wala na akong kapera-pera. Alam mo, Tay, ang tagal-tagal namin inilihim sa'yo yan. Anong-ano kami na sa'yo. Hindi ko man gusto lang... Ka namin... Nung ano, nung 15, gustong-gusto na namin sabihin sa'yo kasi para ka nang iiyak. Walay. Akala ko, yung pamasko ko, yung pinakain niyo ako dito sa Binibiran, plus binigyan ako ng mga damit, ako lang, okay na yun sa akin. Eh, yung lang sa damit ko, eh, kulang ko na 4,000 eh. And talagang sinasabi nun ni tatay sa amin, nila Jenny, nila Yen, yun ni Manang Eva, nung ang talagang, ang alam niyang magbibigay si Manong Rolly at saka si Manong Ruben. Sabi na lang namin, kunwari, eh wag mo na munang asahan, kung wala naman, hindi wag mo lang asahan at masasaktan ka lang, ginagano namin. Para talagang anong-ano siya. Wala siya talagang aasahan. Ayun. Well, ang lungkot-lungkot niya habang kumakain kami ng tigto 280 pesos na bulalo, sabi namin, masaya ka ba sa birthday mo? Hindi siya makaimik. Gustong-gusto na namin sabihin nun, kaya lang madidispalinghado lahat pag sinabi namin. Buti na lang. Oo. Yan na. Yan ang nangyari sa tanda ko ito. Doon lang ako umiyak. Doon lang ako. Tumulong na ako. Okay, si mahal ka naming lahat, tatay. Kaya ganun. Kasi kung di ka naming mahal, pakialam namin sa mga pa-surprise. Siyempre, wala. Sa susunod, Lolo, kompleto na tayo. Oo. Nandito na kayo lahat. Alam mo, alam mo, sweet, ay, humanga lahat ng galing na po ko mo, tatay, doon sa mga simbanong din ko, yung nakarinig sa'yo na dumadagundong na akong ganda, sabi nila, yung mga leaders ng simbaan. Lolo, yeah. Ang pagkakarinig ko maganda, hindi magaling. maganda. Hindi ba yung sinabi? Maganda. Maganda. Mali. Tapos yan nila talaga, ang galing ang... Ay, sabi, bakit ang galing naman ng apo ko mo, tatay, ganun. Yan, di pa nila nakita yung kagandahan ko, Lola. Charot. Hindi yung kagandahan mo, Juan. Ay, hindi talaga, ayaw pumayag. Pag pinuna nila yung kanta mo, hindi yung kagandahan mo. Ayaw man lang akong pagbigyan ni Lolo. Yun lang eh. Bakit hindi pa sila Jeff ang magkuha sa atin ngayon? Di ba? Wala, tatay. Mga busy sila. Wala. Tumawag si Manong Berhel. Wala. Mga busy na daw talaga. Kaya sabi nga ni Manong Berhel, si Manong Ruben muna mag-exert kasi tinanong niya kahapon kung sino daw nagturo. Sabi ko, Manong, wala rin. Si Manong Ruben ang alam ko nag-exert. O pakisabi uli kay Manong, mag-exert din ulit siya ngayon. Kahit konting ano lang, tapos yun, mag-pray na. Oo, sige. Yung, ano bang... O di, ikaw na. Yeah, ikaw na, Marika. Oo, Marika. Wala akong na-i-ano eh. Isang birth. Eh,
Si Anan, yan ang marunong. Manong Ruben na tayo. Okay na si Manong Ruben kasi siyang sinabihan ni Manong Berhel. Ah, sige. Bang ano, yung ano na lang, ito na lang, salita sa kay Joel Austin uli. Highly favored. Sa Luke chapter 1:26-28. Yan ang sarang biblam. Nako, ang liliit. Hindi ko nga mabasa. Kaya ngayon na lang ako naman mo, Belka Gabi. Kawawa naman daw ako. Hindi ako. Hindi naman mabasa. Okay. Maliliit nga. Hindi ko nga mabasa. Mabasa mo ba? Sige, basahin mo. Bakit? Bakit ganit nga eh? Ganit po naman ang akin eh. Bakit malalakihan ko? Kaya nga sabi ni Manong Ruben, kawawa naman daw ako. Look, ano Manong? Look. Ano? Look. Look, chapter 1. Oh, so nang look, ano, chapter 1. 26 to 28. Dali ah. Lucas yun, no? Lucas 1. Lucas 1:28. 26. At 26. 28. Yun. Ito na, nabasa ko na. Sige na. Sino na magbabasa? Ikaw ulit. Ay, ako ulit? Yeah. Nang ika-anim, oh, sige, ito na, 26. Yeah. Nang ika-anim na buwan ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay isinugo ng Diyos na Nazareth na isang lungsod ng Galilea upang kausapin ang isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni Haring David. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulukdan ng Diyos. Sumasayo ang Panginoon. Amen. 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 Yeah. Yan. Sa English to, ha, sa English, wala akong Tagalog no, ano, nito. Sabi, Mary didn't come from an influential, wealthy family in the natural. There was nothing special about her. When the angel Gabriel appeared to her and called her highly favored, yan, sinabi niya sa Luke 28, sa verse 28 yun eh. I'm sure at first Mary thought, you have the wrong girl. I'm just average. And yun ang pag-iisip niya nun, Mary nung sinabi niya. It's easy to talk yourself out of what God says about you. But God is saying the same thing to you. Gabriel then told her she was going to have a baby without knowing a man. Sometimes God puts promises in our heart that seem unlikely. Ayun, naranasan ni Tata. That's why Gabriel started off the conversation by telling Mary that she was highly favored. When you face a situation that seems impossible, you have to keep reminding yourself that you are highly favored. A few verses later, it says that Mary was blessed because she believed that the Lord would do what he said. Whatever God has spoken to your heart, do as Mary did and say, God, I believe. I'm highly favored. There you go. Yan. So,
Yan ang word natin ngayon. God, I believe I'm highly favored. Amen. Amen. So, i-relate natin sa buhay natin. Do we experience na yung highly favored tayo ng Panginoon? Amen. Amen. Yan ang isa application. Ayan, si tatay, just now. Ayan, mm-hmm. He was just telling earlier na he's highly favored. He never expect na, you know, for 90 years, umiyak daw siya. See? Ganon yun. Just now. Amen. Kayo, anong mga sa life application, ano yung binigay sa inyo ng Panginoon na, you know, you are highly favored? Ikaw yan. Did you receive your highly favored blessing from God? Sa akin, super duper favor. Amen. Sige, i-share ko lang yung paano kumilos yung Panginoon sa akin before. Yung 'di ba nabanggit ko before na si Anis bago talaga nagkautang-utang kami. October, nagkaroon siya ng trabaho. Tapos March, nawalan siya ng trabaho kasi nag-pandemic. Tinanggal yung mga hindi regular. So bago siya mawala ng trabaho, sobrang ang dami niyang utang. And yun, talagang praise God. Kasi nung nag-pandemic, hindi ko alam pa nangyari, pero nabayaran namin yung mga utang. Kasi ang nangyari, naisanla ako yung alahas ni mama talaga. Talagang naisanla ako siya. Pero nag-pandemic, natubos ko siya. Sabi ko nga, hindi ko alam kung saan ang gagaling din talaga yung pera. Kasi talagang nung time na yun, talagang kinumpyo talaga namin yung utang ni Anis. Talagang sabi ko, hindi kayang bayaran ng ordinaryong tao. Yung empleyado, yung utang na yon sa ganun lang ka-iksing panahon. Kaya sabi ko talagang yung blessing, ay yung favor talaga ng Lord, talagang yung biyaya na binigay niya that time. Tapos, nagpasukan pa. Sabi ko nga, si Tita Maylee, tinawagan ako na kailangan ko daw bayaran ganyan-ganyan yung ano nung mga bata doon. Yeah. Ayun, sabi ko, nung may trabaho si Anis, talagang yung ginawa kong pagbabayad kay tita is tagay talaga eh, chap-chap talaga eh. Tapos nung nag-pandemic, sinisingil ako bigla ngayon ng buuhin ko daw. Talagang sabi ko, talagang magaling ang Panginoon kasi hindi ko alam kung saan ko pinagkukuha yung perang yon. Praise God talaga kasi wala trabaho si Anis. Wala siyang trabaho. Ano lang yung sinasahod ko para sa nagpapaaral sa child's place, may mga gastusin, nagbabayad ng utang. Sabi ko, hindi ko makompute kung paano nangyari. Si Lord lang talaga nakakaalam. Yun talaga yung testimony ko din talaga sa church. Hindi ko alam. Sabi ko nga dati, na-amaze lang ako sa mga naririnig ko nagte-testimony sa unahan, na yung biglang may darating na ganyan. Sabi ko, paano nangyayari yon? So kung ikaw na yung nakakaranas, talagang masasabi mo talagang iba talaga yung pagkilos ng Panginoon. Talagang hindi ko maisip kung paano nangyari. Natubos ko yung alahas ni mama. Wow. Sabi ko talagang praise God. Hindi ko talaga alam kung paano. Talagang hindi ko alam. Tapos nakakapag unlivings pa kami, nakakapag-multi pa kami ni Jenny. Sabi ko talagang, Lord, talagang favor talaga ng Lord. Talagang yon, talagang glory to God talaga dun.
Amen. Yun lang po. Hindi ko pinapaya dati mo. Bakit ang pinapaya? Grabe ka naman. Alam naman na nila yun. Testimony yun, be. Testimony yun, be. Ayun ang tinatawag na testimony. Pinapaya ako daw daddy ni Monique, sabi niya. Hindi yun, be. Hindi yung pinapaya. Sino na next? Wala. Meron. Ako din. O, sige na. Ako na para sunod-tunod. O, si Manang Tela pala. Andyan. Yeah, si Manang Tela. Manang Tela, ikaw muna. Ano? Sino? Si Eva. Mama daw muna. Ako naman, para sa akin, ang highly favored talaga sa akin ng Lord is yung talagang pagiging Kristiyano ko na. Yung tinanggap ko na siya talaga bilang tagapagligtas ko. Yung talagang siya na talaga yung everything ko. Talagang pinangako ko na sa sarili ko yun. Kasi... feeling ko kasi, ramdam ko naman talaga na yung presensya niya ba sa buhay ko ngayon is talagang feel ko talaga. Kaya kumbaga sa ano, maligaya ang puso ko, nagagalak ako talaga na kasama ko siya, na yun, yung tinanggap ko talaga siya bilang tagapagligtas ko. Tapos ayun, ang isa pang favor sa akin, sa amin talaga, ng lalo na kay Anan, is yung bahay nga na nakuha namin, nakuha nila. Ayun, talagang sobrang ano yun sa amin, na naibigay sa amin yun. Ayun lang. Okay. Highly favor na yun para sa akin. Yes, thank you Lord. Amen. Ay, ito na. Bili ka ng card. Walang card. Ayan. Paper lang po. Nakaan lang sa'yo. Wala pang iPad. Sa akin naman, is yung pinakaano sa amin, is na ibinigay ng Panginoon, is yung naka-alis si Jibel, na siya yung, kumbaga eh, ngayon, siya yung nagbibigay sa amin na ano eh, yung tumutulong na sa amin na instead na yung father niya, siya na. Na yun yung pinagdadasal din namin noon na sana makatrabaho din siya, gano'n na nagkursige din ng bata. Yan yung pinahan doon. Tapos, saka ngayon, yung bang masaya din siya na tinutulungan kami. Pinagdadasal din namin siya ang kaligtasan niya sa malayong lugar. At saka ang pinakaano din sa akin is yung sinabi ni Eva na kami ay nakakilala na sa Panginoon na dati ay hindi, oo, nagdadasal kami, pero kagaya ngayon na ano, na talagang lahat ng salita at ang mga aral ng Panginoon ay talagang na parang naisasabuhay na namin. At minsan din nagkakasala. Minsan kasi meron din, hindi lahat kasi ng ano eh mawawala. Nandun yung kunti lang yung pagkakasala na unti-unti na nababago ng Panginoon. Yun yung pinakaano ko ngayon, dahil dati wala akong ano sa Panginoon, yun na magdasal ka ng paulit-ulit, tapos na. Eh ngayon, okay, yung mga kumbaga eh, siya yung nagturo sa akin kung paano magdasal. Dati hindi ako ganito eh, parang ano ako sa sarili ko na magdasal ng ganito. Parang nahihiya ako magsalita. Yung ganun ba? Pero ngayon, yung pag nagsasalita ako, parang hindi ako eh. Parang hindi kasi ako magsalita eh. Pero ngayon, parang hindi ako. Nasasabi ko yung mga magagandang ano ng Panginoon. Yung salita niya. Na gusto ko yun dahil na is
gusto ko na hanggang buhay kong dadalhin ang mga pangaral niya, yung salita ng Panginoon, kaya yung gawain na dapat ko rin nagawin, yung mga utos niya na meron pa rin hindi ko nagagawang utos niya, pero sinusubukan ko na naggawin yung mga okay, yung mga hindi? Utos niya. Yun yung ako, yun yung ano ko ngayon din. Yun yung mga gusto kong ano at nabago. At yun ang binigay sa akin ng Panginoon na magbago ako. Yung ganun. Kaya salamat at ano, nandito kayo na inihikayat nyo kami na makarinig ng salita ng Panginoon. Maraming salamat sa Ubasa Family, sa Panginoon lalo na siya yung nagbibigay sa akin ng diretso ng buhay. At yun ay nagpapasalamat ako sa Kanya. Yun lang. Amen. 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 Praise the Lord. Ayun. Jenny. Si Jenny na. Jenny. Tita Maricar, pati ikaw muna. Si Amaras kasi naiyak dun sa kwarto. Ako ang dami kong maano dun sa highly favored na yan. Salamat sa Panginoon kasi pag ako reminiscing, sabi ko, Lord, ang galing kasi isipin mo yun nung bata ako. Umpisan ko sa bata, di ba? Nung bata ako, sabi ko, naririnig ko sa mga kapatid ko, sa mga kaibigan ko, kaklase ko, yung isang ihip na lang daw, mawawala na ako sa mundong ibaba. Sa sobrang payat ko na araw-araw nasa hospital ako. Yung gano'n na talagang tipong pagtitigdam mo ko, hindi ako tatagal sa mundo. Kasi talagang pag nakita mo akong nahika, alam ko naman sa inyo lahat dyan, alam nyo kung paano ako hikain. E noong mga panahong yun, wala pang gamot talaga na di-spray o kung ano man, kundi gamot talaga o kaya dadalhin ka talaga sa hospital. So ayun, so salamat sa Panginoon kasi may pang-hospital sa akin nun si tatay tsaka si nanang, si Manong Rolly, ayan, na dinadala ko lagi dun sa children's hospital. So ayun, so salamat sa Panginoon kasi tinatanong ko nun sa Panginoon, Lord, anong reason bakit ako nabuhay, yung ganun. So ayun pala yun pala yung noon, mga ano ng Panginoon. Oo, nakakakita ka pa ng ano eh, ng ewan kung ano-ano. Ano-ano eh. Dahil nga sa sobrang hallucination ko na sa taas ng lagnat ko, kung ano-ano na nakikita ko. So ayun, so salamat sa Panginoon kasi talagang kung titignan ako ngayon, parang hindi ako nagkaroon ng hika o hindi ako nagkaroon ng kung ano nung sakit. Pangalawa, yung magkaroon ako ng asawa na talagang sabi ko nga, Lord, hindi ako deserve sa asawa ko kasi sobrang bait ni June. Talagang yung sobrang support niya talaga sa akin kahit may mali na ako. Oo, tatapikin talaga niya ako, anuhin niya talaga ako, sasabihan niya ako, pero kahit kailan hindi kami nag-away sa tungkol sa pera. Salamat talaga sa Panginoong Jesucristo. Never kaming nag-away tungkol sa pera. Never niya akong kwentahan. Yung mga pinadadala niya sa akin, yung mga binibigay niya sa akin, never siyang nagkwenta na saan napunta ito, saan na itong perang to, wala. Ako na lang yung naglilista sa sarili ko para pagka ano, may papakita ako sa kanya, may notebook ako talaga, iniisa-isa ko talaga, specify lahat yun kung saan ko napupunta yung pera. Para, alam mo yun, kahit hindi niya ako tanungin, meron akong maipapakita sa kanya. So, salamat sa Panginoon. Pangatlo dun sa mga anak ko. Sinong mag-aakala na magkakaroon ako ng mga walang sakit na mga anak kung hindi talaga ang Panginoon lang talaga ang makakagawa nun. Sobrang favor talaga sa akin ng Panginoon. Kasi sabi ko nga, Lord, kailangan konti lang anak ko kasi baka mamaya mamana nila yung asthma. Kasi sabi ni doktora noon sa akin, Luklukan, 100% may mamamana talaga sa'yo, Maricar. Kasi mula bata ka, genes nyo yan eh, may asthma kayo. So talagang meron sa dugong ninyo. So
salamat sa Panginoon kasi never silang nagkahika. So salamat talaga sa Panginoon. Sobrang favored sa akin yun dahil kung alam ko kung anong pakiramdam ng may hika, eh, yung tipong gusto mo nang itigil yung paghinga mo pero hindi titigil dahil kailangan huminga ka pa rin talaga. Ganun. So yun, salamat sa Panginoong Hesukristo kasi walang mga sakit ang mga anak ko. Hindi sila perpektong mga anak pero may paggalang sila sa matatanda. Meron silang paggalang sa amin ng asawa ko, sa mga yanan ko, sa tatay-tatay. Sa lahat, nakita nyo naman kung hindi sila ganun kakababait. Pero sa akin, sobrang favor na yon na hindi sila nagmumura. Hindi sila nagbubulakbol. Wala silang ganung mga gawang kung sino-sinong barkada. Walang ganun. Na hindi katulad ng ibang bata na uuwi ng kung anong oras. Si Maika at si Maiko, kahit matatanda na sila, nagte-text sa akin yan. Hindi sila mag-text sa akin kung saan sila pupunta. Magpapaalam at magpapaalam sila sa akin. So salamat sa Panginoon kasi hindi ko naman din sila talaga yung sobrang natutukan ng todo. Pero salamat sa Panginoon dun sa favor niya talaga. At isa sa mga naging factor kung bakit ganun din yung mga anak ko dahil lumaki sila sa church. Nakita nila din naman yung kung paano din ako mag-serve din sa Panginoon na hindi nila ako nakita kung saan-saan makipag-chismisan, kung saan-saan pupunta na para lang kung ano-anong gagawin ko. Wala akong ganun talagang nagawa. So salamat sa Panginoon. Glory to God doon. Pangatlo, yung recent lang yun dito ngayon sa noong 2018 na akala ko talaga katapusan na ng mundo kasi nga yun nga yung sobrang gustong-gusto ko yung trabaho na yun, sobrang favored din ako dun sa trabaho na yun dahil talagang binibigyan ako ng talagang kung saan yung pipiliin kong trabaho, kung ano yung magiging tune ko. So salamat sa Panginoon kasi pati yung manager ko gustong-gusto niya ako, so glory to God. So ayun, pero yun nga yung biglangan nagkaroon ng problema tungkol dun sa yung shadow nga daw dun sa ano ko, pero sabi nga ni June, favor pa rin ng Panginoon kasi hindi natin kayang bayaran yung mga ginawa sa akin na test, na ang mamahal na test, na nakita dun sa result ng test ko lahat negative. Eh kung dito yun sa Pilipinas, ilang libu-libong peso yun pag dito yun sa Pilipinas ginawa. So ngayon napaka-relax ko lang kasi naalaman ko na talagang wala akong sakit, kundi asthma lang talaga. Pero sa tagal na may asthma ako, walang ano yung aking, walang diferensya ang puso ko, walang diferensya ang lungs ko, walang diferensya ang liver ko. So glory to God, tingnan nyo yung favor na yun ng Panginoon na mula bata ako hanggang ngayon, may konti ako nararamdamang hika, pero wala silang nakita sa lahat ng test ko. Sobrang ano yun, high-tech ang mga ano ng sa Qatar. Yeah, sobrang high-tech yung mga ano nila pero never, wala silang nakita talaga kundi shadow lang na parang ano yung parang ano usok. Kasi nga nung time na yon inuubo talaga ako ng mga panahong yon hanggang ganun lang pero wala silang nakita, never silang nakakita ng kahit na anong kung anong sakit na meron ako dahil kung may nakita sila dapat yon within 24 hours uuwi ako ng Pilipinas, ibaband na nila ako, hindi ako makakakuha ng visa ko ulit. Pero nagkaroon ako ng visa ulit na dapat nung March 20 ang alis namin ulit pabalik ng Qatar. Pero ayun, sobrang favor ng Panginoon. Pang-apat po, ayun nga po, yung pang-apat, yung eto nga pong pandemic na ito, sino mag-aakala sa amin ng June na nung December last year na may tumawag sa kanya na hindi parang pinapirate din siya, parang ganun. Tapos, walang mag-aahala na ganun yung talaga yung magiging sahod sa kanya na yun, sinong mag-aano na sa panahon ng pandemic, never kami nakaranas na kami manghingi kung kani-kanino kasi sobra-sobra yung binigay sa amin ng Panginoon. Etong times na to talaga, ako pa yung salamat sa Panginoon kasi kami pa yung kahit konti lang kami pa yung nakakapagbigay. Hindi kalakihan pero kami yung nakakapagbigay kami kahit konti. So salamat sa Panginoong Hesukristo kasi kung hindi doon sa mga ginagawa niya sa buhay namin, kung hindi dahil doon sa mga favors niya sa amin, highly favor niya na sinasabi,
eh wala, wala talagang mangyayari sa buhay namin. Kaya talagang sabi ko nga, Lord, napaka, yung word ko lagi, ang galing-galing-galing mo, Lord Jesus. Yun yung lagi kong word sa kanya. Ang galing-galing mo, Panginoon. Ayun, glory to God. Amen. 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 Ikaw, sweet. Ano yung highly favored thing? Ate, sweet, ikaw na. Wait lang, tita. Palalabasin ko lang sa MK. Hello po. Hello! Hello daw. Merry Christmas po, Umasa Happy family. Merry Christmas. Happy birthday, Lolo. God bless you. Thank you. Thank you. Stay strong, Lo. Mas malakas pa sa aman ata yan. Laban. Hi, Irene. Ubasa. Ubasa na rin yan si Irene. Ayun. Wala. Sandi, alam nyo naman na yung siguro yung ano ko kasi highly favored ko. Ang highly favored ko, ano, yung di ko alam. Kumbaga, yung kakontentuhan sa buhay. Yun lang yung pinaka-highly favored ko na. Bakit, ano, kumbaga, kontento ko sa pagmamahal, kontento ko sa lahat ng bagay. Kahit wala, okay lang. Kumbaga, parang, andyan yung true happiness talaga sa puso ko. Yun lang. Kahit wala, okay lang. Alam ko naman darating, ang inisip ko kasi, ang kailangan ko, hindi sa lupa ang pinaghahandaan ko, kundi ang pinaghahandaan ko yung pag-welcome sa akin ni Jesus sa taas, sa kaharian niya. Yun talaga yung inire-ready ko talaga sa sarili ko. Tapos, ang maganda lang din talaga, ever since the world began, yun na yung highly favored ko. Nagkaroon ako ng magulang na, ano, na napakabait. Wala akong masabi. Hindi man kami kompleto, but nandun yung respeto, yung pagmamahal, yung basta natuto ko ng maraming magandang bagay. At syempre sa pamilya ko, both sides, Ubasa and Casas, na super support ako. Walang halong kaplastika ng pagmamahal sa akin. Kaya yun yung pinaka highly favored ko, na dun ako humuhugot din ng lakas. Kaya happy ako sa hanggang sa kahit nagka-problema ako, lagi akong dumarating sa point na darating din yung oras na masusolusyonan din yan at mas magiging masaya pa ako. Yun lagi yung nasa isip ko kahit na may problema, kahit broken hearted, dead ma. So beses lang ako iiyak, dead ma na. Yung totoo talaga yung nararamdaman ko, hindi yung kaplastika na nalulungkot ako na ano ganyan, hindi. Happy talaga ako. Amen. Yun lang po. Amen. Amen. Si Jeannie na. Si Jeannie. Wait lang, ano. Yung sa akin po yung ano. Yung kay Amaris. Yung talagang hindi siya nagkakasakit ng gano'n na yung hindi siya na-hospital. Once lang siya na-hospital nung pinanganak ko siya, pero talagang praise the Lord kasi talagang hindi ko naranasan, hindi pinaranas ng Panginoon talaga na ma-hospital si Amaris dahil may ganitong sakit, may ganyang sakit. Wala. Hindi niya naparanas talaga yung sa anak ko kasi talagang ano ko yung ano ko talaga yung sa Panginoon simula nung nagbuntis talaga ako kay Amaris. Talagang sabi ko kay Lord talaga nun na, Lord, sa'yo tong batang kung dinadala ko hanggang sa lumaki siya, hindi ko siya pipigilan talaga na mag-serve sa'yo. Kasi pinahiram mo lang naman talaga to sa akin. Kaya talagang yung protection lang talaga, yung good health lang talaga kay Amaris kasi syempre pag baby talaga yung immunity mababa pa lang, kaya talagang salamat sa Panginoon
hindi siya nagkakasakit ng ganun. Amen. Amen. Umiiyak naman siya. Umiiyak na. Ayan, sa akin naman. Sa akin nung alam niyo nung nandito yung sina Manong Rue, Manong Rueli, Manong Rumi, Manong Mulo. Nandito sila. Talagang, you know, sabi ko sa kanila, kasi pinagpe-pray ko rin sila no, na no, makakasama akong mga kapatid dito, ganun. Ayan, ayan na, natupad yun, nandyan sila. So, sabi ko, kasi dito sa Amerika, wala ka lang gagawing felony, yung ano, yung talagang crime, yung murder, mga ganon. Mm-mm. Wala ka lang gagawing ano, kasi land of opportunity dito. Pero hindi ibig sabihin, you know, pumunta ka dito. Pagka na-accept ka na kasi dito, past immigration, ganon. Ano ka na? I mean, sa Pilipino, sa mga Pilipino, kasi alam nila ang Pilipino masisipag. So, nung, kasi yung mga, alam nyo, mga pinsan natin dito, yung sa side ni internet, yung mga ano nila. Anong mga yan? Mga nurse yan eh. Nung natapos mga kontrata nila, ayun, nagtrabaho ng trabaho, nag-stay na. Yan ang sinabi ko sa kanila. You know, kaya nilang bumili ng bahay, mag-down ng bahay sa pera nila eh. Sabi ko, kung gusto nyong mag-stay dito, yun ang gawin nyo. Kung mag-invest kayo, magbili kayo ng bahay, ganun-ganun. Hindi nila makita kasi ang sagot nila, Ruben, tong pera ko na to ngayon, magtayo ako ng business sa Pilipinas, pwede ko ng panghabang buhay na ano. Yan ang mga narinig ko sa kanila. Ruben, wala, hindi, mahirap dito, Ruben. Mga ganun ang narinig ko sa kanila. Bakit ganun? Hindi nila makita. You know, so ibig sabihin yung, you know, sa pagpapa ano ng Panginoon, pagka nasa yung Panginoon, iba ang pinapakita sa yung ano eh, may pinapakita sa iyo talaga na iba eh. Hindi lahat ng nakikita rin ng iba. Doon, ginawa ko rin ng part ko dahil sabi ko, ipaliwanag mo, nagpaliwanag ako sa kanila, ganun-ganun. Yung iba, kadamihan ng mga nurse na Pilipina dito, nag-nurse, and then nag-stay na. It's either nag-asawa sila or just nag-invest sila and then ayan, nag-antay hanggang hindi na sila umuwi. Ganun ang, yan ang kinikwento ko. Wala, hindi nila maintindihan. So, yung, dahil, you know, ang goal ko nga palagi nga, yung family, yung, you know, magkakaisa, yung talagang, kasi, nakikita ko sa mga Mexicano dito, family-oriented din sila eh, ibig sabihin, halos ang trabaho nila dito, ang kung magtrabaho sila dito, you know, landscaping. Nagtatrabaho din sa mga bahay-bahay.
maglinis kung anong lilinisin sa loob or maglilinis sa mga yard work. Pero mga yan, lalaki ng bahay nila. Pagka nang dyan na yung, pag nasama na nila mga asawa, anak nila, lalaki ng bahay. Kala mo, hindi yard work ang trabaho nila. Kasi dito, masipag ka, huwag ka lang maggawa ng ano, masama. You are home. Ganun dito yan. And then pay your taxes, of course. That's it. You are home. Ganun. So, yan. May git 10 years na ako dito. Yun pa lang, pag-stay ko dito ng 10 years na pangarap ko talaga na mag-stay dito. Ayun, it's a highly favored na talagang walang masamang nangyari sa akin. Walang, you know, ako pa kuminsan agresibo. Talagang, pero dahil sa Panginoon, dahil sa everyday, ayan, nung nandito si na tatay, nakikita nila everyday, binabasa ko Bible ko umaga't gabi. Yun nang talagang ano. Kaya siguro nakita talaga ng Panginoon din. Well, ever since naman nung bata pa ako, yun nga yung kay Lola noon, Daddy Lola, tatay. Yes. Sabi niya sa akin, Ruben, isang putiki na lang ang barok ang kumirma sa'yo. Mamamatay ka na. Sabi niya, dalawa pala tayo sinasabihin ganun. Yeah, isang butiki na payatot. Lang. Ano? Payatot. Oh, payatot nga ako noon eh, nung bata eh. Kasi pagka inaasar ko si Daddy Lola, yun ang sinasabi niya sa akin. Isang butiki na lang, Ruben, mamamatay ka na. Yun ang, ano. Yun ang pag giniisip ko yan. Ibig sabihin, you know, God chose us, you know. Amen. So yung ganitong Bible study ngayon, you know, siguro yeah. Yan ang highly favored mga hindi ko akalain na ginagawa sa akin ng Panginoon. Amen. Amen. Yeah. Asimarang Juliet. Tapos si Irene. Last na si Irene. Yeah. Ako, yung ano natin ngayon, yung pinag-aralan natin ngayon, yung, sa akin yung nung pinanganak ko itong mga anak ko, sila Jenny, Danjan, Jason, Dexter. Kahit nasa abroad si Danny noon na medyo unti-unti nang nagluloko noon ng mga panahon na yun, si Danny, ang tatay nila, ay hindi ko man lang nai-hospital ang mga anak ko noon o hindi man lang nagkakasakit ang mga bata noon, mga anak ko. Kaya malaking pasalamat ko kay Lord naman noon na kahit na napahiwalay na ako kila tatay noon ng bahay, ay hindi ako pinabayaan ni Lord. Hanggang sa may natuklasan nga ako kay Danny habang lumalaki naman yung mga bata, andyan din ang mga kapatid kong tumutulong sa akin, na habang lumalaki sila, andyan, natuto akong magtrabaho o kumita ng pera para mabuhay ko rin yung mga anak ko. Kaya yun yung part ngayon, yun yung aral natin ngayon, parang ako ganun noon din noon ng mga panahon na yon. Kaya malaking pasalamat ko na hindi nagkasakit ang mga anak ko. Ngayon, malalaki na sila. Alam na nila yung ano, lalo na si Danjan. Nakakatulong na si Danjan. Amen. Si Jenny.
lahat naman sila nakakatulong na sila sa nakakatulong na sila sa akin at nakita naman nila yung pagpupursige kong palakihin sila ng maayos at ay awa ng Diyos naman na wala din masamang ano na hindi na paro na paruraraan tawag na napaano yung mga anak ko na iwara. Oo, yun. Hindi sila naging ganon yung dahil nga alam na nila yung naging sitwasyon namin ng tatay nila. Ganon. Ay, ang tawag nito, inayos ko rin naman yung ano nila, yung pagpapalaki ko sa kanila kahit ganon, ganito ang nangyari sa akin. Pero kahit papano, unti-unti naman ngayon nagbabago at bumalik sa amin si Dani. At nagsisi si Dani ng nagsisi naman si Dani sa pagbabalik niya sa amin. Alang-alang daw sa mga bata. Amen. Amen. Kaya yun, itong ano natin ngayon, ganun na ganun. Ngayon, ganun ang pangaral niya ngayon, yung bagong sila, yung si Jesus, si Maria, ang ginamit na maging anak niya, si Jose. Kaya yun. At na, Jesus. Ha? Si Jesus. Si Jesus pala. Si Jesus, sorry. Asawa, papapangasawa. Oo, yun. At praise God at maayos ang mga anak ko at ito nga na medyo nagkakaroon ako ng sakit na ano dahil syempre alam naman nila at alam din yun naman kung ano naging sitwasyon ko noon, siguro na dibdib ko lahat yung mga problema noon. Ngayon, parang inaano ako. Pero kahit papano naman, nandiyan na ako, dito na ako kay Lord. Sinisikap ko naman, oo, sinisikap ko na hindi na ma-stress, nabawasan na yung dati kong sakit sa dibdib, yung ganon. At saka tinutulungan naman ako ng mga anak ko na, Ma, stay put ka na lang dyan. Yan ang mga anak ko sa akin. Stay put ka lang dyan, Ma. Huwag ka na mag-alala sa amin. O, ganun sila. Ayan, nakakatulong na sila sa akin. At yung tatay nila, awa ng Diyos naman eh. Unti-unti rin naman yung nagbabago. Ganun. At wala kaming ano, pinagtatalunan na iba. Okay. Ayan lang. Salamat. Okay. Tawagin mo na kung nandang na sila. Ate, si Irene na. Kung si... Pwede ka ba? Opo, tita. Pwede mo kung... Ay. Si Jay. Ayun po. Gusto ko lang po... gusto ko lang pong ano, mag-share ng this past few days po. Nag-birthday po ako. Pinagpapasalamat po kay Lord. Nakaabot ako ng 32 years. Opo. Pati si Lolo, happy birthday po. Ayun po. Nakakalungkot lang kasi malayo po kami talaga. Ako po, this past few days, nalulungkot po talaga ako kasi hindi po ako sanay na magpasko ng walang trabaho. Ng hindi kasama yung pamilya. Kaya lang po, syempre po, hindi lang naman po ako nakakaranas nito. Ayoko naman pong maging selfish. Kaibigan ni, ano, so, ni Sweet. So, iniisip ko na lang po na gusto ko po magpasalamat sa Panginoon dahil first, yung positive po na not pag-iisip po na dahil po si Neon, first Christmas niya. Tapos po, first po talaga na sa loob ng 10 taon, mahigit na pag-stay ko dito sa Hong Kong, first Christmas, mag-first lang po akong hindi nag-work ng Christmas. So, iniisip ko po yun lang na positive po na magkakasama po kami sa Pasko. Kaming mag-anak, kaming pamilya po. At pinapasalamat ko po na sa buong taon po na nangyari, nakilala ko, yun din po, nakilala ko si Lord, lalong
na naging deep yung relationship ko kay Lord, pati na rin po yung asawa ko. Minsan po pag nakakalimot din po ako minsan mag-pray, kakain na lang kasi sobrang gutom. O mag-pray muna tayo, yung asawa ko na minsan nagpapaalala. Ang galing nga po ni Lord eh. Tapos po, opo, tapos yung church po namin dito sa One Faith, sila sweet, na sino po mag-aakala na kaming magkakaibigan eh. Mapapalapit lahat kay Lord. Tapos po, nakilala ko po kayo. Ang dami po kung dapat ipagpasalamat kay Sinion po. Ngayon, 3 months na. Ang laki-laki na niya. Opo. Tapos, ito pong nangyayari sa akin. Minsan po, nalulungkot pa din. Pero lahat naman po tayo dumadaan po sa ganun. Kaya, pinagpapasalamat ko kay Lord dahil na-overcome ko yung depression. Ay, thank you Lord. Maraming pong salamat. Tapos po, pag nakakaranas po ako ng may bumubulong na, alam niyo na po, na ano, yun po, ang ginagawa ko na lang po, nagpipray ako, tapos nagkakabisado na lang po ako ng mga verses kay Lord. Ayun po, ang laking tulong. Amen. So, gusto ko lang po magpasalamat kay Lord na sa buong taon na to hanggang matapos tong 2020, eh, safe po tayong lahat at di po tayo. Amen. Hindi po tayo, nakakakain po tayo ng 3 beses sa isang araw. Amen. Maraming salamat talaga kay Lord. Yun po ang gusto ko talagang, maraming salamat talaga dahil nakilala namin si Lord na sa edad namin na to, nila sweet, na namin magbabarkada, magkakaibigan, eh, maaga namin siyang lalong nakilala. Hindi po huli, hindi po talaga huli lahat. Hindi pa huli ang lahat. At saka po, ayun pala, gusto ko po lang sabihin na thank you kay Lord kasi sa tagal ko pong nagbibisyo ng sigarilyo, ng alak, lasinggera po kasi talaga ako. As in, gabi-gabi umiinom. Totoo po, tapos chain smoker pa ako. Yung binigay niya sa akin na pinagpipray ko po yun na Lord, tanggalin mo na to. Paano ko ba to tatanggalin? Sobra-sobra pa po yung ibinigay niya sa akin. Kasi natanggal ko na yung bisyo ko, binigyan niya pa po ako ng anak. Amen. Kasi kung hindi po ako nagbuntis, sigurado po positive kami sa COVID. Tapos sigurado pong hindi ako makaka-stop ng bisyo. Kaya pinagpapasalamat ko po din kay Lord yun na nangyari po lahat to. Akala ko dati, tinagtatanong po ako bakit ba't nangyari to? Kasi ayoko po talaga magbuntis. Ayoko na. Sabi ko, ayoko na. Ano na naman ang mangyari? Ganito. At yung pala po, meron talagang purpose si Lord kung bakit. At isa-isa na pong nare-reveal sa akin yun. Amen. Marami pong salamat kay Lord. Pinupuri po talaga namin siya at sa relationship namin mag-asawa, na nagiging sentro si Lord ng relationship po namin. Pati po yung mga anak ko, anak ni Eric, na talagang tinatry namin yung best namin po na mag-pray kami. Pinagpe-pray ko sila, pinapakilala ko talaga sa kanila kung sino si Papa Jesus. Sabi ko gano'n. Kaya, pag umuwi po ako dyan, dadalaw po ako sa inyo. Pag wala na pong COVID. Yes po, promise po yan. Dadalaw po kami sa inyo. Kaya, happy birthday, Lolo! At saka, yun lang po. Kinataas po namin si Lord. Thank you, thank you, thank you. At Merry, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas din. Merry Christmas. Happy New Year. Yeah. Happy New Year. Meron pa happy po tayo sa happy Valentine's, inyo. Ate. Ayun po. Ayan. Okay. Thank you po. O oh, baka may dagdag si tatay. May dagdag si tatay. Nakamute ka, Lolo. Manang Juliet, nakamute kayo. Tagal? Unmute mo. Tanggalin mo yung red. Oh, tanggalin mo yung red. Hindi alam ni Mama mag-ano. Nasa unmute. Laptop na kasi.
O siya, sige, okay na. Sign language mo na lang, lo. Tawagin mo si Dex. Wala nga daw, tita. Wala daw silang kasama. Oh, di ba? Dalawa lang daw sila. Yun lang. Ako na mag-i-interpret. O, si Mama, tatay pa ang mag-aano. Si tatay, oh. Siya talaga yung gumaganon, eh. Huwag mo sabi, mas marunong pa si tatay, ha? I-ano ko, pagka may mag-appear na icon dyan sa screen nyo, i-click nyo yun. Oh, sige, ito ha. Oh, ayan, may nag-appear, i-click nyo. Unmute. Wala daw. Wala, ma? Magkamukha na talaga kayo ni Lolo. Wala pa naman sila Yen-Yen. Patpuntahin ko sana si Yen-Yen doon. Wala eh. Oh, nawala si na Yen-Yen eh. Connect sila Yen-Yen eh. Hindi talaga mapagkakailan na anak mo yan si Mama Lolo. Iisa talaga ang ilong. Wala, di ba kita? Wala na din si An-An. Wala eh. Nanay! Thank you po. Ah, wala? Hindi nyo makita, Tay? Asa na si Sweet? Mag-closing prayer na si Ate Sweet! Ang galing talaga ni Ate Sweet. Praise the Lord! Amen. Yeah. Ikaw na mag-closing prayer nga, Rodmarica. Ako na? Sige. Okay na, Tay. Hayaan nyo na. Mag-closing prayer na. Hayaan nyo na. Natutulog. Tinulugan na naman tayo na inaano. Yan, oh. Wala na sila. Wala na. Sige, okay. Father God, in the name of Jesus Christ, Panginoong Jesucristo, maraming salamat po muli, Lord God, sa buong araw na ito, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, na kung saan, Lord God, pinagsama sa muli kami, Panginoon, ng aming buong pamilya, Panginoon, ang Ubasa family, Lord God, at ganun din po, Panginoon. Salamat po, Lord God, na muli, Panginoon, sa aming pagkikwentuhan, Panginoon, Ikaw ang naitaas sa aming kalagitnaan, Lord God, at nawa po, Panginoon, malugod ka po, Panginoon, sa lahat ng aming mga patotoo, Panginoong Hesukristo. Nawa po, Panginoon, i-shield mo ito sa aming mga i-shield mo po ito, Panginoon, at lalo pong magrema, Panginoon, sa aming mga puso at isipan at pagkatao, Panginoon, ang mga ginagawa mong kabutihan sa aming buhay at pamilya, Lord Jesus Christ. Nawa po, Panginoon, magsilbi po itong inspirasyon sa bawat isang nakakakinig, Panginoon, ng mga ng kapangyarihan mo sa bawat buhay namin, Lord God, ng mga miracles mo sa bawat buhay namin, Lord God, sa bawat pamilya namin, Panginoon. Yung mga magagandang ginagawa mo sa buhay namin, Lord God, hindi ito matatawaran ng kahit na sino, Lord God. Hindi ito, Panginoon, mabibigyan ng halaga ng kahit na sino, Lord God, kung hindi, Panginoon, ikaw lamang po, Panginoon, ang siyang nakapagbigay sa amin ng kakontentuhan, Panginoon, ng kakontentuhan, Lord Jesus Christ, sa buhay namin, Lord God. At nawa po, Panginoon, napasaya ka namin, Panginoon, sa mga patotoo ng bawat isa sa amin, Lord Jesus Christ. Panginoon, maraming salamat po at patnubayan mo po, i-bless mo po lalo, Panginoon, na ang aming buong pamilya at ang aming buong sambayanan, Lord God. Salamat po, Panginoong Hesukristo, at muli, Lord. Salamat po, Panginoon, sa shield na pinoprotektahan mo po kami, Panginoong Hesukristo, sa bawat oras at panahon, Panginoon, sa aming paglabas, Panginoon, sa aming mga bahay, Lord. Ikaw nga po, Panginoon, ang nagsishield sa amin ng isa iyong makapangyarihang dugo, Panginoong Hesukristo. Kami
kami, Panginoon, ay shinild mo sa iyong makapangyarihang mga kamay, Panginoong Hesukristo. At inilayo niyo po kami, Panginoon, sa lahat ng sakit, karamdaman, Panginoon. Inalis mo, Panginoon, ang mga iniquity sa aming mga buhay, Lord Jesus Christ. Maraming maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. At muli, Lord God, napakabuti mo, Panginoon, ang galing-galing mo sa bawat buhay namin, Lord God. At salamat po sa mga plano mo, Panginoon, sa mga salita mo sa amin, Lord God. At binabalik ko po, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, sa Jeremiah 29:11, Panginoon. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a better future. And a better future, Lord Jesus Christ. Maraming maraming salamat po, Panginoon. Tatayuan namin, Panginoon, ang mga salita mo at pangako mong ito sa aming mga buhay, Panginoon. At alam po namin, Panginoon, magiging buhay itong patotoo sa bawat pamilya o basa, Lord God, sa bawat pamilya ng nakakarinig ng mga salita mo, Lord God. Maraming maraming salamat po, Lord God. Alam namin, Lord, na hindi babalik ang mga salita mo, Lord, na walang kabuluhan, Panginoong Hesukristo. At mangyayari at mangyayari, Panginoon, ang mga salita mo at walang pwedeng maaaring makabaliwala, Panginoon, ng iyong salita sapagkat ikaw ang Diyos, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Maraming maraming salamat po, Lord God. Muli po, Ama, ikaw nga po, Panginoon, ang pumatnubay sa aming pagtulog, Panginoong Hesukristo, at sa mga may gagawin pa po, Panginoon, katulad po ni Manong Ruben, Lord, patnubayan mo po siya, Panginoon, i-bless mo nga po ang hahawakan ng kanyang mga kamay, Lord God. Ano man po ang kanyang hawakan, Panginoon, ay pinagpala mo in the name of Jesus Christ. Amen. Maraming maraming salamat po, Panginoong Hesukristo. Muli po, Lord, sa iyong pinakamataas namin pagpupuri, pasasalamat, at buong pagdakila in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you, Lord. Ayon. Good evening again and have a Merry Christmas, Christmas. Sa inyong lahat. Hindi na tayo makikita. Monday na ulit. Friday. Merry Christmas, Erin. Mag-message si Manong Ruben kung tuloy sa Friday. Merry Christmas po. Bye-bye. Okay po. Bye-bye. Good night. Okay, Erin. See you guys. Bye-bye, Tito. Okay, bye.